Hi, good morning. Nandito po tayo sa Vasquez Skin and Body Center with Dr. Roberto Vasquez. I'm Ariela, ng admin po ng Ritoque 101 at Usapang Pampaganda at Ritoque, pati na rin po ng Transyosa. So meron tayong mga katanungan about surgery and rhinoplasty. So ito na nga po. Doc, hello, Doc. Hi. So, Doc, kasi maraming nagtatanong sa group namin kung ano ba, what is silicone rhinoplasty? Well, silicone rhinoplasty, basically, yun yung implant na inilalagay sa nose, ano? It's a silastic implant. No, yun yung mga unang first generation na rhinoplasty, no? Silicone ang ginagamit. Pero Doc, may mga ano ba siya? Like kunwari, ano bang pinagkaiba ni Korea, ni US, may Japan, di ba, na mga branded ng silicone? Yes, tama yan, ano? Actually, all of them are silicone, no? Pare-pareho lang yung silicone. Parang depende lang sa gumawa. Parang pag bumili ka ng rubber shoes, made in China, made in Japan. Kaya siya may ganon. Pero same texture, pag pinasok doon, silicone pa rin siya. Silicone pa rin siya. Ganon pa rin yung hulma niya. Well, kasi yung hulma, depende sa surgeon. Ang humuhulma yung surgeon eh. Pero Doc, kailangan talaga siyang i-curve, no? Para ma-fit. Kasi yung iba, para napapansin ko, medyo parang unlucky tignan yung silicone. Yes, kailangan talaga i-carve mo yung ano, implant, no? Kasi different patient, different structure ng nose. Hindi pwedeng you will use the same implant, no? Kailangan i-carve mo yan kung paano yung hulma na tama for each patient. So Doc, kasi meron kami, like ako yung past nose ko before is silicone rhinoplasty with deep cartilage. So mas maganda ba yung sa pure o mas ano lang siya, mas latest tong yung may cartilage na? But actually, you can do both, no? You can use silicone for the bridge, then cartilage for the tip. Ang ano nga lang po dyan is, because since ang silicone, ang kanyang healing is encapsulation, meaning nagpo-form ng capsule, baka ano is hanggang dun lang sa supra-tip na tinatawag, yung supra-tip break, hanggang dun lang ang implant, pwedeng magkaroon ng tendency na mag-move. Pag ginalaw mo, gagalaw yung ano. Kasi wala siyang kinakapitan na. Usually kasi pag use the silicone, meron siyang strap. Yung L-type. Yung L-type, yes, the L-type. Yung L-type, hanggang tip yun. Then pupunta rin sa columella. Yung strap will somehow stabilize. So Doc, ang ginagamitan ng cartilage is yung I-type po. Yung I-type, yes. You can use the cartilage for the I-type na silicone. Sige Doc, dito na tayo sa next question po is, what is Gore-Tex rhinoplasty naman po? Para alam po nila. General term is Gore-Tex rhinoplasty. You know? When you say Gore-Tex, same with silicone, yun yung implant na ginagamit. Yes, po. So, kalimitan, when you use Gore-Tex, yun yung hanggang supra-tip lang. No, hindi siya, or hanggang dun sa lower, hindi siya abot ng tip, kumbaga. For the tip, you use the cartilage palagi. So, si Gore-Tex po is I-type lang. I-type lang ang Gore-Tex. Wala po siyang kahit ng L-type. Meron din siyang L-type na Gore-Tex, pero I'm not sure kung ginagamit natin dito. Pero meron, may mga gumagawa na parang silicone din. Opo, yes. Parang silicone din. Ang maganda kasi with Gore-Tex, yung healing niya is, we call it incorporation. When you say incorporation, tumutubo yung laman sa kanya. Unlike with silicone, encapsulation. When you say encapsulation, nagkakaroon ng bahay. Oo. So si silicone Doc, kapag nagpa-revise ka, hugutin mo lang siya. Huhugutin mo lang siya, yes. Hindi kagaya ni Gore-Tex na pag tumagal, nagkakaroon siya ng tissue, magiging parang part na siya ng body mo. Yes, magiging part ng body, pero hindi talagang aling matutunaw, hindi. Pero Doc, ang kinaganda sa Gore-Tex, kunwari like 1 or 2 years na, pwede mo na siguro siyang galaw-galawin at like the silicone, nakakatakot kasi hindi naman siya nagkakaroon ng tissue. Well,
Basically, pareho lang. Basta tumagal na, stable na yan. Ah, okay. Mm-hmm. So, Doc, ito naman, yung rib cartilage po. Kasi, syempre, yung iba, di ba, like, hindi nila, may kanya-kanyang preferences ng tao eh. Tama, meron silang may mga bad experience, like sa silicone, tapos na cortex, tapos may nangyari na naman. Then, sinadjust ng doctor is rib cartilage. Ano naman po bang, mas maganda dito sa rib cartilage? Ano yung advantage na dun sa dalawa? Well, siyempre, yung rib cartilage is always superior. Okay. Kasi, autologous. So, yun yung autologous. Galing sa katawan mo. Galing sa katawan mo yan. Mm-hmm. No? Walang reaction na mangyayari. Walang, kung infection, very rare. Very rare, yes. Oo. Kasi yung Gore-Tex and silicone are foreign bodies, di ba? Mm-hmm. So, pwedeng magkaroon ng infection, pwedeng magkaroon ng reaction. Unlike the rib, eh, wala halos na nakakaroon ng reaction. Ang ano lang is, yung rib, by the word itself, galing sa rib mo yan. So, yung surgery is very complex, mahirap. Pero, at saka mas mahal siya, Doc, kasi dalawang ano eh. Mas mahal, yes. And, kalimitan, ang rib cartilage na rhinoplasty is yung last resort. Kumbaga, yun yung pinaka ultimatum na pwede mong gawin. Parang pag nag-fail sa silicone, nag-fail sa Gore-Tex, then that's the time you can use the rib cartilage. Pero Doc, di ba? Kasi ako, based sa research namin, parang din, pag kunwari, nag-reject pa rin sa Gore-Tex, pwede pa rin naman i-Gore-Tex yun, di ba? Hindi porket na infect ka na sa Gore-Tex, hindi ka na pwede i-Gore-Tex. Sometimes kasi, baka nasa patient care din, or baka may sanitation yung nangyari during sa paglagay nun, kaya nagkaroon ng infection. Yes, yes, you can always replace that Gore-Tex with another Gore-Tex. Pwede-pwede. But you have to wait for some time pag talagang gross yung infection, meaning may pas, may lumalabas, no? Now you have to remove it and you have to wait for some time. Kasi iba, siyempre, nagandahan na sila dun sa itsura nila. Ayaw na nilang, gusto nilang pagtanggal. Papalitan na kagad. Hindi pwedeng mangyari yun, Doc. Kung Gore-Tex ang inalagay, hindi sinasuggest na Gore-Tex kaagad. Pero Doc, like kunwari lagyan ng threads, for the meantime, hindi din? Kung may infection, mas maganda kung iiwasan muna ang another foreign body. Oh, kasi yung thread is another foreign body. Pero Doc, kung kunwari, rib cartilage yung prep nung pasyente, kaya ba niya i-achieve yung nose na gusto niya, yung high? Pag ano, pag? Rib cartilage po. Ah, yes, yes, definitely. Pwede, pwede. Pero ito, hindi pa siya yung babagsak or anything, walang ganun. Ang rib cartilage, kasi may, when you say cartilage, kasi may konting resorption. When you say resorption, na-absorb. Yes. No? Especially yung ear cartilage. Opo. Merong resorption yan. Pero when it comes to the rib, kung meron ng resorption, konting-konti lang. So, kung bababa, yes, tama ka, bababa ng konti in time. So, Doc, ito naman. Siyempre, marami rin nagtanong, ano ba yung possible cause ng infection? Actually, maraming multifactorial. Yes. No? Oh. Start tayo dun, kung siyempre, minsan, di ba, hindi rin naman natin pwedeng isisi kay sa surgeon, lalo surgeon. Na kung 6 months to 1 year na yung nose, diba? Tapos bigla nag-infect. Sometimes kasi, baka sa tawag dito, ginagawa ng pasyente. Diba? Tama ba ito? Yes, oo. Mga 1, 2, 3, 4 months after surgery, kalimitin yan because of the technique. Yes. Oo. Pero pag after ng mga 2 months, hanggang 6 months, hanggang 1 year, more often than not, it's because of the patient. No, yung patient care, kung yung paano niya inaalagaan, yung way of living, no? Oh, and yung ano rin diyan, factor din yung immune system ng katawan. Yes. Tsaka yung mga biases na Doc, like kung nagyoyosi ka, kung di ka healthy living. Yes, oo. Oh, tama, tama. Pero in fairness naman Doc, na-OR ako dito kasi nakita ko naman kung paano kayo mag-sanitize. So, sobrang ano ko naman doon. So, dito tayo ulit.
kunwari Doc, di ba nagkaroon ng infection, tinanggal, ilan months po bago na ulit pwedeng lagyan ng ano implant yung ano pasyente na infect from ano? Well, ideally, 6 months. Yung pinaka mabilis. 6 months sana. Pero depende pa rin sa judgment ng surgeon. They can do it as early as 4 months. Kung talagang galing na galing na, no? Kitang-kita niya. Pero ito kasi, ganito, meron din namang patient na nagugulat kami na 3 months pa lang nagpa-revise na agad. So, syempre, di ba, parang naano kami nun na may doktor na gumagawa ng 3 months pa lang. Possible po ba mangyari yun? Yes, possible. Yun nga, sabi mo nga, always surgeon's decision. Mm-hmm. Pero wag sana 1 month or 2 months. 3 months, actually, medyo pwede na. Depende rin kasi dun sa pinagmulan. Kung ang infection is not too much, kasi nagsisimula pa lang, tinanggal niya na. Oh, pero unlike pag yun talaga may gross infection na may lumalabas na pus, tapos magang magaya nilong, I would suggest 6 months pinakamaganda. Pero doko na, si silicone naman po, tsaka si Gore-Tex, ilan percent ba yung ano niya, ilan percent yung infection rate niya? Actually, before, no, ang ano is mas mababa ang infection rate ng Gore-Tex. Oh, kasi mas konti ang ginagawang Gore-Tex noon. Opo, ngayon kasi marami na. Ngayon halos lahat pa na yung Gore-Tex na. So ibig sabihin ito, parehas pa rin talaga sila. Parehas pa rin. Parehas. Nasa pag-iingat mo. Nasa tsaka pag-iingat ng doktor at nasa pag-iingat ng pasyente. Tsaka sa immune system. Immune system, yes. So yung healing process naman doon, kasi iba dyan, like, kunwari call center, nag-leave lang sila ng 1 week, pwede na ba sila mag-work noon after suture removal or kailangan talaga 2 weeks? When it comes to the yung tinatawag na downtime, ano? Yes, o kung ilang araw sila magpapahinga, it varies from patient to patient. Meron mga patients na mabilis gumaling. Yes, okay. Meron ginawa na patient, 3 days lang, wala nang maga. Mm. Pwede na. Oo, no? Pero meron namang ibang pasyente na 2 weeks na, naku, nakahiga pa rin. So, yung recovery time talaga, Doc, depende pa rin sa katawan ng pasyente. Pero ang pinakala niyan is 1 to 2 weeks. Mm. Pero, Doc, yung healing, like, talaga kailangan 6 months to 1 year yan, di ba? Yung nakikita yung good result talaga. The final result. Final result. Kasi yung iba, Doc, syempre, bilang admin, kami yung nalalaman namin sa mga nag-i-infer sa amin, yung mga main problem nila. Like, kunwari, medyo mataba pa yung teeth, medyo parang mataba pa rin tignan yung bridge. So nasa healing process pa rin yon. In my case, pag may mga ganong patients na 2 months, 3 months mataba, I always tell them na you have to wait for some time. Mm-hmm. No? Pag 6 months at ganyan pa rin, ginagawa ko ulit. Kalimitan ng problema is yung scar formation. Okay po. Oh, yung nagpepeklat siya kaya tumataba. Kasi meron naman din kami patient na kakausap na after 1 year, hindi niya sasabihin na buti na lang hindi ako nakapagpa-revise kasi mas gumanda siya. Mm, so matagal yung, nasa immune system pa rin ang tao. Yes, okay. Tama. Minsan kasi yung paggaling, yung wound healing kasi merong ano eh, merong stage na naglalize, natutunaw yung peklat. Mm. No? Oo. So, Doc, nasa kung paano pa rin mabuhay yung tao sa pang-araw-araw niya, kung healthy living ba siya, kung hindi siya mabisyo, doon pa rin tayo mag-babies, di ba po? Yes, oo. Okay. Yun nga, multifactorial, maraming factors behind. So, Doc, okay na po. Doon naman po tayo sa overhang correction po. Paano po siya ginagawa? Kung nagkaka-scar ba siya? Kung lahat po ba ng pasyente is candidate po to do it? Well, among Filipinos, ano, among Asians, common problem natin yung overhanging ila. When you say overhanging ila, yung ila is mas mababa sa kesa sa columella, yung sa gitna. Dapat, ideally, dapat yung ila is higher, nakaangat, than the columella. No? Meron tinatawag na columellar show. Mm-hmm. No? Yes, so, kung mag-scar, well, we have different techniques, no? Yes. Kada surgeon, ibang technique. Ano po ba yung mga technique doon? Kasi may nakita kong sa loob ginagawa, meron sa labas. Yan, we have the, yan, tama yun, internal at external approach.
Ako in my case, I use the internal approach, yung sa loob, ang scars, no? Hindi nakikita. Yung iba sa labas, pag ganun kasi, yung healing depende sa pasyente. Merong, depende pa rin po tayo sa... Oo, merong pasyente na ang ganda mag-heal. May pasyente hindi na... kita yung scars. No? May pasyente na hindi talaga maganda mag-heal, hindi maganda mag-scar, lalo na pag may tension yung pagtahi. Opo. Makikita mo yung scar doon sa ila niya. Pero Doc, lahat ba kailangan? Or may iba talaga hindi naman candidate para gawin yung overhang? Ay, hindi lahat. Hindi lahat candidate. Karamihan lang. No? Karamihan lang na need ng overhang correction. Pero hindi lahat. Merong mga... Kasi yung mga Filipinos, mixed race na yan eh. Okay. Meron ng medyo magaganda na, no? Mga nakaangat para na. Parang Marian Rivera. Yes, so, nakaangat okay. Na, may columellars yun ha. So you don't need to do the overhang correction. Eh Doc, gumagawa rin po ba kayo ng tinatawag na sexy alar? Kasi napapansin ko, hindi naman lahat ng surgeon gumagawa ng because of the scars eh. Kayo po ba? I do sexy alar pag talagang kailangan. Yung talagang... mababang-bababa yung kanyang ila, tapos retracted talaga yung columella niya na hindi magagawa ng internal approach yung sa loob. Pero Doc, talagang possible mag-scar siya? Actually, once na humiwa ka, palaging may scar yan. Ang ano lang with cosmetic surgeons is, kung hanggang may tatago mo yung scar, itago mo. Kasi cosmetic surgeon ka, ayaw mo nang may bahid niya, di ba? Oo. Kasi Doc, kagaya niya, di ba, admin na po kami. Marami nag-i-inquire, marami nagko-complain sa amin. Pero wala naman po kasing specific na doctor na sinasabi at hindi namin alam kung kanino galing. So, technically, hindi namin alam kung kanino surgeon yun. Pero nakikita namin, sobra talaga yung scar. So, syempre, natatakot kami. Kahit kami sa group namin, hindi namin masyadong inaalaw yung sexy alar na tinatawag. Kasi parang kahit naman ako, pag nagpupunta ako sa ibang clinic, sinasabi nila na ako, ma'am, kasi possible yan, magkakaroon talaga ng scar. Sayang naman yung skin. Well, siguro yung mahalaga dyan is yung how you will explain to the patient. No? Once na pumunta sa clinic, you always have to tell them na yun nga, sabi ko, basta hiniwa mo yan, may scar yan. Kasi may mga patients, magkaka-scar po ba? Magkaka-scar po, may scar, basta hiniwa. Once you disrupt the continuity of the skin, mas hiniwaan mo yan, mayroong scar yan. Madapa nga lang tayo, di ba, may scars. So, yung sexy inner, yes, we can do that. Yun nga lang, yung acceptance kasi ng patient is very important. No? Pero Doc, hindi pa siya magkakaroon ng dalawa, hindi siya magkakaroon ng problema. Kunwari, siyempre tatanda naman tayo lahat. Ganun pa rin ba siya? Hindi ba siya pang tignan? Like, hindi, wala naman pong ganun. Well, I've seen patients na may sex ailer. Okay naman, maganda po. Actually, maganda talaga siya. Mm-hmm. Kasi you can excise yung skin, yung skin that you want. Mm-hmm. No? Pwede mong i-excise. Yun nga, sabi ko nga, case to case. Pero it's a good technique. Maganda siya. So Doc, si Rhinoplasty naman, ang mga candidate dito, yung mga patient na may high bleach na, no? Yung talagang matangos ng ilong pero droop yung tip nila. So, ginagawa yun? Yes, we do the Rhinoplasty, no? Yun ang mga Rhinoplasty lang pwede. Usually pag Rhinoplasty, cartilage lang yan. Or yung mga suturing lang ng mga cartilage. Or bawas-bawas ng cartilage. Ito, yung ano naman po, osteotomy. Sino yung mga candidate na pwedeng gawa ng osteotomy po? Yung osteotomy is, that's the, you narrow down the nasal bone, no? Yung buto natin dyan. Yung mga malalapad ang... Yung malalapad ang ano, beyond dun sa middle canthus ng mata, no? Na pag inangat mo yung ilong, gaganyanin mo yan, no? Pag inangat mo yung nasal bridge, di ba magpaparino? Pag inangat mo ganyan, isa-simulate mo yung sa pasyente kung paano tataas yung ilong, makikita mo dyan, magkakaroon ng parang shadow dyan. Opo. May shadow siya dito sa side. So, mas maganda yon.
i-osteotomy para wala yung nakaganon, nakabulge dyan. So binabasag yung buto nando? Binabasag yung buto. Common din sa mga Filipino yun eh. Yung wide nasal bridge. Yung mga nakikita na ako mga IP sa mga basketball player na need talaga eh. Hindi na tayo mag-name. So Doc, meron din kaming nai-interest din kami about drone ball. Yeah, drone ball is you use that for the tip. Actually, may drone tsaka may ball. Two types yun. Yung ball, yung bilog. Yung yeah. Drone parang triangular siyang ganyan. Oo, no? Rectangular. It's polycaprolactone or PCL. Gumagawa ka rin ito? Yes, I tried using it once. Pero, well, I cannot say na it's a good experience, no? Kasi, parang lumalaki yung tip eh. Oo. Ang ano ko kasi, kung pwede na huwag kang maglagay ng foreign body. Kasi you always have the cartilage eh. So, I also use the mesh, the PCL, for the septal extension, yung pangtukod. No? Okay yun. Yun yung parang rectangle na ganyan. Pero for the ball and the drone, kung ayaw mag-harvest siguro ng surgeon, you can use the drone or ayaw ng patient na magpa-harvest. Iba pa rin sabihin ito, may tendency kung talagang bulbous na siya, kapag i-ano mo yung drone ball, hindi siya yung magkakaroon na parang ninipis yung ano niya, tipo na. Hindi ninipis ang ano. Hindi kagaya ni cartilage eventually. Yes. So, Doc, iba si mesh sa Osteopore. Osteopore is the brand. There are two brands, TNR, may ano rito, plugging ha, TNR and Osteopore. Both are PCL or polycaprolactone. Yun yung mesh. Pag nakita mo yun, parang butas-butas na ganyan. Parang vortex din siya. Parang vortex, pero mas manipis. Merong sizes, may 1mm, may 8, may 8. 1mm, may 0.8mm. Okay, Doc. Ito naman, Doc, kasi depating. Dito tayo kay depating. Kasi may mga patient na, like kunwari, okay naman na sila sa nose na pero natatabaan sa teeth. Pwede po bang gawin yun magkaibang ano, magkaibang kunwari, healing. Dahil gumaling na after 6 months, mataba pa din. So, pwede po bang magpa-depat? Yes, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. You can do another surgery for depating. Actually, common yun. Yun nga sabi ko kanina, after surgery, nangyari, nagparino. And after surgery, ilang months, mataba. Pero pag kinumpir mo siya sa before pictures niya, hindi naman mataba eh. Pero bakit tumaba? Dapat hindi. Ibig sabihin, yung scar formation. Wow. Kasi once you open it, pwede mag-scar talaga yon. Hindi na yun kayang kontrolin ng surgeon eh. So the only thing you can do is open it up, buksan mo ulit, tanggalin mo yung mga scars, then close mo. So, Doc, yung kunwari, skin to skin talaga minsan, no? Kasi meron, ganyan, may mga kami. Bakit si ganito, after 1 week, okay naman na yung nose. Bakit sa akin, 6 months, hindi pa rin okay yung nose. So, nasa skin pa rin ba ng tao yon? Or nasa previous nose nila? Yes. Oo. Tsaka nasa, ano yun, nasa healing yung pasyente. Yan, sabi ko, merong mabilis yung gumaling, merong matagal gumaling. Pag you have a thick skin, yan, medyo yung healing yan. More often than not, I'm not saying everybody, lahat. Pag medyo makapal yung balat, expect mo medyo matagal yung healing. Matagal niya ma-appreciate yung pagbaba ng... So, Doc, based pa rin tayo sa just trust the process. Yes, yun, tama. Antay-antay lang. Kasi ibang Pilipino gusto pag-gising, kailangan si Liza na ako. Diba? O, dito naman, Doc, ay, kunwari, siyempre, Pilipino eh. Siguro naman, everyday may na-encounter kayo na, ay, Doc, gusto ko yung peg ko eh si Liza Soberano. Ay, Doc, gusto ko yung ilong ni Angel. Kala po bang gawin talaga yun? Maraming ganun, actually, you know. I always tell the patient, hanggat maaari na mag-aya yan, we will try, no? Pero there are
there are no two noses that are the same, no? Yes, tama naman. Wala pareho eh. Kaya nga ginawa tayo ng Diyos na pare na iba-iba. No? Oo. So, ang mahalaga is yung sense of reality ng pasyente. Yung paano niya i-accept yung... Kasi baka ang laki-laki ng ilong niya, very wide ang ear base, tapos gusto niya yung ilong ni Marian o ni Liza. Oh, yes. Medyo mahirap, no? Pero sabi ko nga, what we have, what you have, i-improve natin. Yun. Yung kasi, Doc, ayun lang lagi na din ang sinasabi sa mga member. Eh. Kasi most Pinoy, pag kunari, ay, ba't ganito? Sabi ko kay Doc, si Liza ako, pero ba't mukha ko naging lizard, di ba? So, natatawa, Doc. Pero ayun ko sinasabi, past nose talaga. Mag-de-spend yes, saan simula? Muli, ako po ulit si Ariela, ang admin po na rito kay Van Owen at Usapang Pampaganda. Sana ay na-enjoy nyo yung mga pinag-usapan namin ni Doc Roberto Vasquez. Thank you po.